Hi buyers! Hi everyone! Okay, so good morning po sa inyong lahat. Andito ako ngayon para mag-update regarding dito sa aking advanced retinol na ginamit. So, ito po yun. Yan. So, itong advanced retinol na to ay product from Miss Ayang sa Thai Beauty Shop. So, ito po ay nabili ko sa kanya. And then, syempre, since kinagamit ko na to, naglagay na rin po ako dito sa aking shop. Ayan. So, meron siya doon. Yan. Then, syempre, ano nga ba nangyari sa akin after kong gumamit itong retinol? So, then again, guys, itong items na to ay nagamit ko na siya for almost 1 month. So, ang paggamit ko dito ay 3 times a week, every other day. So, kinoconsider ko yung paglalagay ng application para hindi ko makalimutan MWF. Then, I use the sandwich method, which is ginagamitan ko muna siya ng niacinamide brightening cream. Yan. From Miss Ayang din po ito. Then, syempre, after kong i-apply nito, since madali naman siya mag-absorb, ito naman ngayon ang ina-apply ko. So, dito gumagamit tayo ng product na pea size lang. So, konti lang siya. Then, syempre, una kong ina-apply yan, itong part na merong mga, what do you call that? Yung aking melasma. Yan. Yan kasi ang pinaka problem ko sa face ko is meron akong melasma. Okay. Then, syempre. Alright. And then, syempre guys, after natin gumamit nito, patutuyin ko lang siya siguro mga 1 minute. Okay? Or less than 60 seconds. Then after that, ito ulit. Kaya siya tinawag na sandwich method. Ito, ito, then ito. So, bakit ako gumamit ng sandwich method? Kasi dito para mas makapag-adjust ang aking skin. Syempre nga naman, di ba? Meron tayong tinatawag na purging moment. Purging moment or yung tinatawag nating purging stage. So, ang nangyayari during purging stage ay posible na lumabas yung ating mga tigyawat, lumabas yung mga dead skin natin. Magkaroon ng redness, ganyan. So, yun yung mga ilan sa mga nagiging result kapag tayo ay gumagamit ng retinol. Pero yan. Pero sa akin guys, alam nyo ba na walang naganap sa akin na purging moment talaga na hindi lumabas ang aking mga tigyawat? Hindi rin ako nagkaroon ng dito yung pamamalat sa aking mukha. Nagkaroon siya ng redness, pero when it comes to tigyawat, so far happy ako na walang nangyari sa akin ganun. So, kaya nga siguro dito sa paggamit ng retinol, since tayo ay nasa 0.5% pa lang at since ito ay para talaga sa mga beginners, walang ganun nangyari. So, safe na safe siyang gamitin para sa mga skin na katulad ko. Yan. So, as you can see guys, yan. Hindi naman tayo sa tapat ng araw. Wala tayong lighting effect. So, tapat lang siya ng araw. Natutuwa ko kasi kahit pa paano, nagla-light na siya. Diba? Ito kasi yung part talaga na marami akong melasma at dito. So now, ano yung learning process? Sa paggamit ng retinol, huwag kang mag-expect na sa loob lamang ng isang linggo, sa loob ng 2 linggo, may magaganap na kagandahan or pagbabago sa ating face. So walang ganon guys. So still, part siya ng proseso. Part siya ng pagbabago ng ating mga skin. Kung gusto talaga nating maging maganda, maging maayos siya, dapat maging matiyaga tayo. Huwag tayong pangungunahan ng pang-asar or maiinip ka. Huwag ganun. Okay? So, dito guys, bukod po sa retinol cream, available din sa Thai Beauty Shop, yung tinatawag nating serum. Pero yun, medyo mataas na yung percentage niya. So, ando na yung 1% to 1.5% kung hindi po ako nagkakamali. So, may 2 klase pa rin serum. Now, kung gusto po ninyo i-try po natin yan, please comment down below. Sige, talagay natin yan ng budget para nang sa ganon ay makita pa rin natin at ma-review natin itong product na to. But, so far, dun po naman sa mga gusto na rin mag-avail nito, available na po siya sa aking shop, available na po siya sa aking TikTok and Shopee account. So, please, pa-check out na lang po, just in case. And then, kung may mga question kayo regarding sa experience ko about sa retinol product, let me know. Okay? Pero again, guys, sa mga bago pa lang gagamit ng retinol, best itry itong
0.05% para hindi agad para hindi agad magkaroon ng problema sa ating mga skin. Madali lang mga kapag-adjust. So again, thank you for watching guys, and I hope meron kayo natutunan kahit papaano dito sa ating mini vlog. So till next time, bye for now.